Manalangin po tayo. Banal naming amang Diyos na sagana sa biyaya at pag-ibig. Salamat po sa pagdiligtas sa amin mula sa aming mga pagsuway at kasalanan at ginawa kaming banal na mga anak ng Diyos. Salamat din po sa pag-aalaga, pagtuturo, at pagsasanay sa amin sa loob ng iglesia na mayroong hindi nababagong pag-ibig ng Panginoon. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na magsumikap at makibahagi ng sama-sama para sa dakilang kaluwalhatian ng Diyos at sa Ebanghelyo. Salamat po sa pagtawag at pagtitipon ngayon sa mga kapatid na tinubos ng dugo ng Panginoon. At tinutulungan kami na magkaroon ng banal na pakikisama sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Sa oras pong ito, ipaunawa po ninyo sa aming mga puso ang inyong salita, kung ano ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Pakiusap, aliwin po ninyo ang aming mga puso at bigyan kami ng kalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung mayroon man kaming mga kasalanan o pagkakamali, pakiusap, ihayag po ninyo ito sa pamamagitan ng diwanag ng inyong salita at tulungan kaming mas luminis pa sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kapangyarihan ng Espiritu at dugo ng Panginoon. Punan po ninyo ng sapat na biyaya ang mga banal na hindi namin kasama sa oras na ito, saan man sila naroroon. Ang may hina, mga may sakit at lahat ng nasa iba't ibang kahirapan, pagsubok at kapighatian, naway tulungan sila ng Panginoon sa lahat ng kanilang kalagayan. At higit pa silang umasa sa Panginoon sa anumang sitwasyon. Pakiusap, tulungan niyo po sila upang walang sino mang matisod. Kumilos po kayo sa mga lugar kung saan ipinapangaral ang Ebanghelyo. Ipinapangaral po ang salita sa retreat center sa oras na ito. Naway kumilos ang Panginoon sa bawat tao sa pamamagitan ng salita at kapangyarihan ng Ebanghelyo, upang marami sa mga dumadalo ang tumanggap ng kaligtasan at makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ngayong summer retreat, punuin nawa ng Panginoon ang mga nangangaral ng salita, ang mga nasa counseling, at lahat ng kamay na naglilingkod, ng angkop na biyaya at kapangyarihan upang mapangasawaan nila ng maayos ang lahat ng kanilang gawain at magkaisa para sa ikabubuti upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng bagay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus na sa amin ay nagligtas. Amen. Buksan po natin ang Biblia. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1, verse 1 at 2. Verse 1 at 2. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Dumako po tayo sa verse 27 at 28. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punin ninyo ang lupa at supilin ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ang unang batch ng summer retreat ay maayos na natapos noong nakaraang linggo. Ang pangalawang batch ng summer retreat ay nagsimula nitong Biyernes sa Galilee Retreat Center at magtatapos bukas. Sasabihin ko po sa inyo ang bilang ng mga dumalo. Marahil ay
Nais ninyong malaman ito. Ito ang bilang hanggang kagabi. Ang prayer registration ay 9,545. Ang on-site registration ay 393. At ang mga dumalo sa ibang batch ay 800. Lahat-lahat, 10,738 ang dumadalo sa second batch ng summer retreat. Mahigit 8,000 o 8,000 ang kumain ng tanghalian kahapon. Kaya sa tingin ko, mga 9,000 hanggang 10,000 ang mga tao na nasa retreat center. Narinig ko na 1,754 na sasakyan ang nakaparada sa retreat center, kasama ng mga bus ayon sa data kagabi. May ilang lugar na lang na pwedeng paradahan doon sa tapat ng Faith at Grace Hall. At ang ibang parking lot ay puno na. Umaasa ako na mananalangin tayo na may isang pag-iisip dahil sa oras na to ay ipinapangaral ang Ebanghelyo. Kaya, sa binasa natin, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Gusto kong ibahagi ang sermon na may pamagat na Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Mayroong tinatawag na Law of First Mention. Ibig sabihin, ang isang paksa o salita sa Biblia na binanggit ng Diyos sa unang pagkakataon. Ipinapahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa paksa o salita na iyon. Ito yung Law of First Mention. Sa buong Biblia, sa Genesis chapter 1 verse 2, dito unang binanggit ang tungkol sa Diyos, Espiritu Santo at Espiritu ng Diyos. Dito, ang Espiritu ng Diyos ay tumutukoy sa Espiritu Santo. Sa mga araw ng paglikha, sumibol ang buhay sa lupa dahil kumilos ang Espiritu ng Diyos sa lupa. Lupa na walang anyo at walang laman at binabalot ng kadiliman ang kalaliman. Ang pangunahing trabaho ng Diyos Espiritu Santo ay lumikha ng buhay, magbigay ng buhay. Hindi lamang mga pisikal na bagay ang nilikha ng Diyos. Mayroon ding espiritual na paglikha na nangyayari sa espiritu ng tao. Ito ang kaligtasan ng espiritu. Ang lahat ng ito ay nagsisimula sa Diyos. Kaya, ang pangunahing trabaho ng Diyos ay lumikha at magbigay ng buhay. Sa mga taong ligtas, mahalaga ang buhay na maayos. Subalit, bago ang lahat, dapat ay mayroong buhay. Dapat ay ipinanganak na muli. Kapag ang Diyos ay nagbigay ng buhay sa isang patay na espiritu, mabubuhay siya pagkatapos. Tulad ng isang sanggol na ipinanganak, mabubuhay pagkatapos. Ipanganak. Kailangan mo nang ipanganak upang makapamuhay. Kaya ang pinakamahalagang gawain ng Diyos ay ang magbigay ng buhay. Kaya ngayong araw, nais kong magsalita tungkol sa may pamagat na ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Pag-iisipan natin ang tungkol sa Diyos na gumagawa at nagbibigay ng buhay. At nais kong isaayos ang mga paksa na tatalakayin ko ngayong araw sa sermon. Una ay patungkol sa Trinity ng Diyos. At pagkatapos ay patungkol sa pangunahing trabaho ng Diyos Espiritu Santo na magbigay ng buhay. At tungkol sa paglikha sa Genesis na isang anino o paglalarawan sa ating kaligtasan. At tungkol sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, mayroon silang kanya-kanyang gawain. Subalit sila'y gumagawang magkakasama upang lumikha ng buhay. Ganon din sa iglesia. Ang pinaka-importanteng gawain ng iglesia at layunin ng summer retreat ay magsilang ng buhay. Ito ang napakahalagang bagay na gusto ng Diyos na gawin natin. Gusto niya na patuloy natin itong gawin. Kaya sa John chapter 5 verse 17,
Hanggang ngayon ay patuloy sa paggawa ng aking ama at ako'y patuloy din sa paggawa. John chapter 5 verse 21, sapagkat kung paano ang ibinabango ng ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman, binubuhay ng anak ang sino mang nais niya. Ibinabango ng Diyos ama ang mga patay, ang gawa ng pagbuhay, pagsilang, binubuhay ng anak ang sino mang nais niya. Kaya ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay magkakasamang gumagawa upang magbigay ng buhay, upang buhayin ang patay. Sa Genesis chapter 1 verse 28, tungkol ito sa makalupang paglikha, kayo'y magkakaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon, sa impapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sa mga salitang ito ay maunawaan natin kung ano ang ninanais ng Diyos sa kanyang puso. Kaya pag-isipan natin ang tungkol sa salitang ito. Una ay nais kong magsalita tungkol sa Trinity, iisang Diyos sa tatlong persona. Mahirap ba ang paksang ito? Siguro iniisip nyo na masakit sa ulo. Subalit, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang Diyos sa tatlong persona. Kahit na hindi natin ito alam ay walang problema. Subalit, mahalagang maunawaan natin ang eksakto dahil ipinahayag ito ng Diyos sa Biblia. Kaya magsasalita muna ako tungkol sa paksang Trinity. Sa Genesis chapter 1 verse 1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Dito, ang salitang Diyos sa wikang Hebreo ay Elohim. Subalit ang salitang Elohim ay plural, pangmaramihan. Tila nakakalito, sapagkat iisa lang ang Diyos. Pero Elohim, plural na salita ang ginamit, pangmaramihan. Ang salitang ginamit ng Diyos upang ipakilala ang kanyang sarili ay plural o pangmaramihan. Mayroong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tatlo. Ang kanilang tungkulin ay magkakaiba. Subalit, ang kanilang pagkakakilanlan ay iisa. Ginagamit natin ang salitang Trinity, iisang Diyos sa tatlong persona. Ang Diyos Ama, bago pa likhain na ang mundo, ang Diyos Ama ay gumawa na ng plano ng pagtubos sa mga tao. Siya ay gumawa sa lumang tipan upang ihanda ang tagapagligtas na magsasagawa ng kaligtasang iyon. Ang Diyos Anak ang nagsagawa ng plano ng Diyos Ama. Siya ay nagsakatawang tao na matay doon sa krus at muling nabuhay alinsunod sa plano ng Diyos Ama. Tinubos ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at isinakatuparan ang ebanghelyo ng kaligtasan. At ngayon, ang Diyos Espiritu Santo ang nagpapatotoo sa Ebanghelyo na plinano ng Diyos Ama at tinapos ng Diyos Anak. Kaya, nagpapatotoo. Ibig sabihin, sa tuwing ipinapangaral ang Ebanghelyo, naroon ang Diyos Espiritu Santo. Siya ang nagbubukas sa puso ng tao upang maintindihan ang Ebanghelyo. Siya ang tumutulong sa mga tao na maligtas. At ngayon, tayong mga naligtas ay kinupkop ng Diyos bilang kanyang mga anak at tinutulungan niya tayo na tularan ang larawan ng kanyang anak sa natitira nating buhay. Tayo ay kanyang ginagabayan, inaalagaan at iniingatan niya tayo hanggang sa tayo ay makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Ngayon ay panahon ng iglesia. Tinatawag din ang panahon na ito na panahon ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nangaral ng Ebanghelyo. Ipinaunawa niya ito sa atin. Siya ay nananahan sa mga naligtas, binabago at inaakay sila patungo sa walang hanggang langit. Kaya sa Genesis chapter 1 verse 1, mula pa sa pasimula, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili na Elohim. Plural. Tulad ng natin, atin, sa ganito ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Tingnan natin sa Genesis chapter 1 verse 26. Genesis chapter 1 verse 26, basahin po natin ng sabay-sabay.
Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Dito, nagsalita ang Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Dito sa verse 26, ang salitang Diyos ay Elohim. Ito ay nasa plural form, pangmaramihan, ating larawan, ating wangis. Ito ay tumutukoy sa Diyos, hindi sa mga anghel. Nang oras na sinabi ito ng Diyos, atin, ang tao ay hindi pa nililikha. Kaya sa context na ito, ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili na plural, natin, atin. Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sa lumang tipan, hindi lang dito makikita na ginamit niya ang salitang atin o tayo. Sa Genesis chapter 11 verse 7, sa Tore ng Babel, hali kayo, tayo bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maintindihan ang pananalita ng bawat isa. Ginulo ng Diyos ang kanilang wika. Dahil meron silang iisang wika, maitatayo nila ang Tore ng Babel. Ngunit biglang ginulo ang kanilang wika at bilang resulta, hindi nila naituloy ang pagtatayo ng tore at sila ay ikinalat. Sa kontekstong ito, sabi ng Diyos, hali kayo, tayo ay bumaba. Ginamit niya ang salitang tayo. Gayun din sa Isaiah chapter 6 verse 8, narinig mismo ni Isaiah ang salita ng Diyos na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? Nasaksihan ni Isaiah ang pagbabagsak ng Israel na isang bansang tumalikod sa Diyos, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, matitigas ang ulo at mga mapaghimagsik. Gayunpaman, sinabi sa kanila ng Diyos, sinong hahayo para sa atin? Ginamit niya ang salitang atin. Nang marinig ni Propeta Isaiah ang tinig ng Diyos, nagboluntaryo siya. Narito ako, suguin mo ako. Kaya naman tumayo si Isaiah ng sandaling iyon at nagsikap na ipahayag ang salita ng Diyos sa mapaghimagsik na bayang Israel. At hinimok niya sila na bumalik sa Diyos. At noong si Jesus ay narito pa sa mundo, paulit-ulit din niyang ginamit ang plural form na kami o amin. Tingnan natin sa John chapter 3 verse 11. John chapter 3 verse 11. John chapter 3 verse 11. Basahin po natin nang sabay-sabay. John chapter 3 verse 11. 3 verse 11. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, kami ay nagsasalita tungkol sa nalalaman namin at nagpapatotoo sa nakita namin. Subalit hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Ang pahayag na ito ay sinabi ni Jesus kay Nicodemo habang patuloy na nakikipag-usap sa kanya. Maliban ang isang tao ay panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Tapos, sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, kami ay nagsasalita tungkol sa nalalaman namin at nagpapatotoo sa nakita namin. Subalit hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Ginamit ni Jesus ang plural form na kami. Kasali ba dito ang mga alagad? Ang mga alagad ay wala pang ganoong alam tungkol kay Jesus at hindi pa nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng ipanganak muli. Sa kontekstong ito, ang salitang kami, hindi kasali ang mga tao o mga anghel. Sa halip, ginamit ni Jesus ang plural form na kami upang ipahayag ang kanyang sarili bilang Diyos. At sa John chapter 14:23, sinabi ni Jesus, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Kahit dito, ginamit ni Jesus ang kami ng kanyang sabihin, kami lalapit sa kanya. Sa John 17, nang nanalangin si Jesus bilang pinakapunong pari, na namamagitan sa Diyos at sa mga tao, sinabi niya, upang silang lahat ay maging isa, gaya mo Ama na nasa akin at ako'y nasa iyo. Sana sila'y manatili sa atin
upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Ginamit niya ang salitang sa atin at tinipon ang mga naligtas upang gawing isa. At sa verse 22, sinabi niya, "At ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa." Muli niyang ginamit ang plural form na at natin sa pagtukoy sa pagkakaisa ng mga mananampalataya. Opo, patuloy na ginamit ni Jesus ang plural form na natin. Ang Diyos ay isa, subalit gumagamit siya ng plural form na pangmaramihan. Ama, Anak at Espiritu Santo, ito ang Trinity. Sila ay mayroong iba't ibang tungkulin, ngunit sila ay iisa, iisang Diyos. May mga panahon na ang Trinity ng Diyos ay makikita ng sabay-sabay. Ito ay noong bautismuan si Jesus sa Mateo chapter 3. Si Jesus ay binautismuan sa ilog Jordan at umahon mula sa tubig. Makikita na ang Diyos Anak ay umaahon mula sa tubig. Kasabay nito, ang banal na Espiritu ng Diyos ay bumaba sa anyo ng isang kalapati. At mula sa langit, ang Diyos Ama ay nagpahayag, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." Ito ay isang pagkakataon kung saan ang Trinity ng Diyos sa kanilang natatanging posisyon at tungkulin ay nagpakita ng sabay-sabay. Ang pag-unawa sa konseptong ito ay maaring mahirap dahil ito ay may pagkamisteryoso. At pagkatapos ng pagkabuhay na muli ni Jesus, sinabi niya sa Mateo chapter 28, "Sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Sinabi rin niya, "Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo." Dito, narito, makikita ang Ama, Anak at Espiritu Santo, ang tatlong persona. Pero sinabi niya, sa pangalan, hindi mga pangalan, kundi isang pangalan lang. Kahit na sila ay tatlo, sila ay isa. Tingnan natin sa 1 Corinto chapter 12. Mula verse 4 hanggang 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. May iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit iisang Espiritu. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Sa loob ng iglesia, mayroong iba't ibang uri ng kaloob, paglilingkod at paggawa sa gawain ng Diyos. Subalit habang pinag-uusapan ang iba't ibang uri ng mga kaloob, paglilingkod at gawa, ang pahayag na iisang Espiritu, iisang Panginoon at iisang Diyos ay inulit ng tatlong beses. Ang Espiritu ay tumutukoy sa Espiritu ng Diyos. Ang Panginoon ay tumutukoy kay Hesukristo. Sila ay iisa. At sa huli, ang Diyos bilang Ama. Kaya may Espiritu, Anak at Ama. Kahit dito ipinahayag ang tatlong persona na mayroong iba't ibang posisyon at tungkulin. Hindi masyadong napapansin sa lumang tipan. Sa bagong tipan ay malinaw na makikita ang pagkakaiba ng kanilang mga tungkulin. Na binibigyang diin na sila ay iisang Diyos na umiiral ng sabay-sabay. Kaya ang kasaysayan ng ating kaligtasan, mula nang tayo ay tinubos, ipinagkasundo at iniligtas mula sa impyerno at ginawang mga anak ng Diyos, ito ay gawa ng Trinity ng Diyos. Sa Efeso chapter 1, tingnan natin. Efeso chapter 1, verse 3 at 4. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging banal at walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Sabi dito, Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay tumutukoy sa Diyos Ama.
Ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama ang nagplano. Siya'y nagplano na bago pa man likhain ang mundo mula sa walang hanggan, upang iligtas ang sangkatauhan. Kanyang nalalaman na babagsak ang sangkatauhan, kaya't nagplano siya na suguin ang tagapagligtas sa tamang panahon. At siya'y nagplano na piliin at kukupin bilang mga anak ang mga magsisisi at mananampalataya sa Ebanghelyo. Kanya ring itinalaga at plinano ang pagtatag sa iglesia, ang kapulungan ng mga tinubos na tao. At alinsunod sa plano at paghahandang ito, si Jesucristo, ang anak ng Diyos, ay pumarito sa mundo. Sa verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Si Jesus ay pumarito sa anyo ng tao, namatay doon sa krus at muling nabuhay, nagdanak ng dugo upang tubusin ang ating mga kasalanan. Tinapos niya ang ebanghelyo na ating ikinaliligtas. Ngayon ang ebanghelyong ito mula sa Jerusalem ay ipinangaral sa buong mundo. Ano ang ginagawa ng Espiritu Santo? Ipinapaunawa niya ang katotohanan at pumapasok siya sa taong nakakaunawa nito. At naglalagay siya ng tatak na nagsasabing ang taong ito ay anak na ng Diyos, hindi na pwedeng maagaw pa. Basahin natin sa Efeso 1:13-14. Sa kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. At kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng pangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Pagkatapos na marinig ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng kaligtasan, kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng pangakong Espiritu Santo. Patungkol sa kahit na anong produkto, ang paglalagay ng tatak ay nagsasaad na sa'yo na ito. Ipinaunawa sa atin ng Espiritu Santo ang Ebanghelyo. Natapos na ang pagtubos at pumasok siya sa taong sumampalataya na sinasabing ikaw ay akin. Naglagay siya ng tataks na pagmamayari na tayo ng Diyos. Kailan may hindi na mapapahamak. Kaya Diyos Ama at Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ito ang gawa ng Trinity. Ngunit hindi natin maunawaan ang Trinity gamit ang ating utak. Ang Diyos ang may lalang at tayo ay mga nilalang. Hanggat tayo ay nasa sandibutan, hindi natin ito lubos na maunawaan. Kaya nga, huwag mo nang subukan. Hindi mo ito maunawaan ng lubusan. Kung susubukan mong unawain, sasabog ang iyong ulo. Kaya, ano ang dapat kong gawin? Paniwalaan mo na lamang. Madali lang, di ba? Paniwalaan mo na lang kung ano ang nasa Biblia. Sa pagdating ng Panginoon sa inaharap, makikita natin siya sa ating espiritual na katawan. At kapag nakita na natin siya ng mukhaan, doon natin maiintindihan. Sa ngayon ay paniwalaan na lang. Kaya sa 1 Korinto chapter 13 verse 12, sapagkat kayo malabo nating nakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ang mukhaan. Ngayon ba bahagi lamang ang nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kong mauunawaan kung paanong ako ay lubos na nakikilala. Tama po, ngayon ay bahagi lamang nating nalalaman. Ngayon man, kapag nakita na natin ang Panginoon sa ating espiritual na katawan, kung paanong nakikilala tayo ng Panginoon ay magkakaroon tayo ng ganap na kaalaman sa Kanya. Kaya magkakaroon tayo ng ganap na pagkaunawa. Subalit huwag mong subukang unawain habang nabubuhay ka pa sa lupa. Ang mga ligtas ay kayang maniwala. Ngunit hindi ito kayang paniwalaan ng tao. Kaya nga may mga denominasyon na hindi naniniwala dito. Mga saksi ni Jehovah, Mormons. Siyempre, ito'y irihiya. Itinuturo ng saksi ni Jehovah na si Jesus daw ay isang nilalang na nilikha lang ng Diyos. Sinasabi nila na si Jesus daw ay unang anghel. Ngunit yan ay talagang kasinungalingan. Mula pa sa simula, ipinapakilala na ng Diyos ang kanyang sarili sa plural form na ginagamit ang salitang Elohim. At kasabay nito, malinaw na tinutukoy niya ang kanyang sarili sa plural na tayo.
At sa panahon ng bagong tipan, malinaw ang Trinity na mayroong Ama, Anak at Espiritu Santo, subalit sila'y ipinapakilala sa iisang pangalan lamang. Ngayon, dahil sa nabubuhay pa tayo sa mundong ito sa katawan, mahirap maintindihan na ang tatlo ay iisa. Ngunit kapag nagtungo na tayo sa walang hanggang langit, lubos nating maunawaan. Kaya balikan po natin ulit sa Genesis. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 1. Ipinakilala ang Diyos bilang Elohim, plural, at sa verse 2, ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ang kalaliman samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Ngayon sa verse 1, ipinakilala ang Diyos sa plural form. At sa verse 2, ang Espiritu ng Diyos lang ang narito. Ang banal na Espiritu ang binanggit dito. At sinabi niya na ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Nilinaw niya na ang pangunahing lugar kung saan kumikilos ang Espiritu Santo ay sa mundong ito kung saan nakatira ang mga tao. Sabi dito, kumikilos. Ang salitang kumikilos. Ito ay tumutukoy sa paggalaw o paglakad, sa simpleng kahulugan. Ngunit ang kumikilos na ito sa wikang Hebreo ay merahepet. Merahepet. Hindi ko sana gustong bigkasin, ngunit maaari mo itong alamin bilang isang reference. Sa salitang Hebreo ay merehefet, na ang kahulugan ng salitang ito ay nagbibigay sa atin ng aral. Ipinapahayag nito sa atin ng detalyado kung ano ang ginagawa ng banal na Espiritu. Kaya ano ba ang ibig sabihin nito? Ang paggalaw ng inang ibon sa kanyang mga pakpak upang limliman ang kanyang mga sisiyo. Sa madaling salita, tumutukoy ito sa paglilimlim ng inang ibon sa kanyang mga sisiyo na mayroong pagmamahal. Ang inang ibon ay nangingitlog, pinipisa ang mga ito at inaalagaan ang isinisilang na buhay. At kapag may ipinanganak na buhay, ito ay kanyang tinutustusan at inaalagaan upang lumago. Kapag ang inahing manok ay nangitlog, nililimliman ito sa loob ng 21 araw at lalabas sa mga sisiyo. Pero pwede nating isipin na ang inahin ay nakaupo lang sa itlog. Pwede nating isipin nakaupo lang siya sa itlog niya. Sa katunayan, mga mas dakilang bagay ang nangyayari sa oras na iyon. Ang inang manok o ibon ay hindi lang nakaupo. Ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas upang maipasa ang init ng kanyang katawan sa kanyang mga itlog. At ang mga itlog ay malapit sa dibdib. Hindi natin makikita ang paa ng inahing manok. Ngunit sa ilalim, patuloy niyang pinapagulong ang mga itlog gamit ang kanyang mga paa. Sinisikap niya na maibahagi ng pantay-pantay ang init. Sa pamamagitan ng 21 araw na pagdidimdim, nagkakaroon ng buhay. Ang salitang kumikilos ay ganito ang tinutukoy. Ang ibigay ang buong lakas sa maingat na atensyon at matinding pagmamahal. Kaninong trabaho ang lumikha at mag-alaga ng buhay? Yan ang trabaho ng Espiritu Santo. Tingnan natin ang dalawang talata sa Biblia. Mateo chapter 23 verse 37. Sinabi ni Jesus, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isinusugo sa kanya. Makailang ulit kong ninais na tipunin ang inyong mga anak gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, subalit ayaw ninyo. Sa kasaysayan ng Israel, ibinigay ng Diyos ang lahat ng kanyang lakas upang tipunin sila tulad ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ngunit tumanggi ang Israel. Inilalagay ng inahin ang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Doon ay pinoprotektahan ang mga ito. Hindi lang niya tinitipon, kundi tinutustusan din ang mga ito, inaalagaan at sinasanay. Sa Deuteronomio chapter 32, verse 11 at 12, gaya ng agila na ginagalaw ang kanyang pugad na pumapagaspas sa kanyang mga inakay, kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak.
Tanging ang Panginoon ang pumapatnubay sa kanya at walang ibang Diyos na kasama niya. Kapag gumagawa ng pugad ang agila, naglalagay siya ng magagaspang na sanga sa labas. At sa loob naman ng pugad, naglalatag siya ng malalambot na balahibo. Bakit? Ang ina ay mangingitlog doon. At kapag napisa ang mga itlog, lalabas sa mga sisiyo at hihiga sa malalambot na balahibo. Pero dito, ginagalaw ng agila ang kanyang pugad. Kapag ang mga inakay ay lumalaki na, hindi sila pwedeng manatili sa pugad sa lahat ng panahon. Ginagalaw ang pugad, ibig sabihin, inaalis ang lahat ng malalambot na balahibo. Tapos, yung matatalim na bagay sa ilalim ay tutusok at nakakasakit. Kaya kapag ipinagaspas ng inahing agila ang kanyang pakpak, ang mga sisiyo ay sasakay at tatalon sa ibabaw ng kanyang mga pakpak at ang ina ay lilipad pataas. At ihuhulog niya ang kanyang mga sisiyo. Pagkatapos ay babagsak ang mga sisiyo na sumisigaw na sila'y mamamatay. Ngunit ang ina ay tatalon at sasaluhin ang kanyang sila sa kanyang mga pakpak. Ganyan sinasanay ng inahin ang kanyang mga sisiyo. Kaya isinila, pinoprotektahan, at inaalagaan ng Diyos ang Israel tulad ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiyo sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ginawa ng Diyos ang gawain ng pagsasanay sa Israel ng napakahirap kung paanong sinasanay ng inahing agila ang mga sisiyo upang maging malakas. Kaya ano ang pangunahing gawain ng Diyos Espiritu Santo? Ito ang gawain ng pagsilang ng buhay. Kapag sila ay ipinanganak, kanyang inaalagaan, pinoprotektahan, tinutustusan, ginagabayan, at sinasanay sila bilang mga anak ng Diyos. Kaya mga brothers and sisters, iniisip ng mga tao sa mundo na ang gawain daw ng Espiritu Santo ay himala, pagsasalita ng mga wika, paggawa ng mga kakaibang bagay, pero hindi ganoon. Dito sa Genesis chapter 1 verse 2, hiwalay na binanggit ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sa pamamagitan ng salitang kumikilos, sa simula pa lang ay malinaw nang ipinakita ng Diyos kung ano ang gawain ng Espiritu Santo. Ito ay pagsilang, pagtutustos, pag-aalaga at pagsasanay. Ngayon, itong Genesis chapter 1 ay nagsasalita tungkol sa paglikha sa mga material na bagay. Pero itong material na paglikha ay nagpapakita ng paglalarawan sa mga espiritual na paglikha na mangyayari sa isang tao. Kaya maraming salita sa Biblia na iniahambing ang material na paglikha sa espiritual na paglikha. Tingnan natin ang isa, Jeremias chapter 31, Jeremias chapter 31, verse 22. Jeremias chapter 31, verse 22. Verse 22. Ang material na paglikha ay isang anino na naglalarawan sa panloob na espiritual na paglikha na siyang kaligtasan ng kaluluwa. Verse 22, basahin po natin ang sabay-sabay. Hanggang kailan ka magpapabalik-balik o ikaw na di tapat na anak na babae sapagkat ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay sa lupa? Ang isang lalaki ay palilibutan ng isang babae. Nung panahon ni Propeta Jeremias, ang Israel ay naging lubhang napakasama. Kaya't sinabi niya, hanggang kailan ka magpapabalik-balik? At sinabi dito na lilikha ang Diyos ng isang bagong bagay upang ibalik ang mga nahulog ng mga Israelita. Sapagkat ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay sa lupa. Ano ba itong isang bagong bagay? Ito ay tumutukoy kay Jesus na darating sa lupain ng Israel at gagawin ang gawain ng pagtubos. Ang isang lalaki ay palilibutan ng isang babae. Ang babae ay tumutukoy sa Israel, at ang lalaki ay tumutukoy kay Jesucristo. At ang salitang palilibutan ay paliligiran. Ibig sabihin ay siya itataas at magiging sentro. Sa madaling salita, ang salitang ito ay tumutukoy kay Jesus na magiging sentro at dadakilain. Hindi lamang ito tumutukoy sa paglikha sa mundo, tumutukoy din ito sa paglikha ng isang bagong buhay sa puso ng isang tao, kung saan ang kaluluwa ng tao ay naliligtas at naibabalik sa Diyos. Kaya paunang pagsasabi o propesiya itong verse 22.
Sa Jeremias chapter 31 verse 15, nakapropesiya na ipapadala ni Haring Herodes ang kanyang mga sundalo sa Bethlehem para patayin ang lahat ng bata na wala pang 2 taong gulang upang patayin si Jesus. At pagkatapos, mula verse 31 hanggang 34, ang mga salita ay partikular na naglalarawan sa nilalaman ng bagong tipan, bagong gawain, at bagong paglalang na matutupad sa pamamagitan ni Jesus. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Juda. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan na kanilang sinira bagaman ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking kautosan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakamahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko naaalalahanin pa. Ang mga salitang ito ay sinipi sa Hebreo chapter 8 at chapter at 10. Ito ay bagong tipan. Isang bagong bagay, isang bagong nilikha. Hindi tulad ng tipan na ginawa sa mga Israelita noong sila ay inilabas sa lupain ng Ehipto. Mayroong 2 bagay na binanggit dito. Patatawarin ko ang kanilang kasalanan. At ang kanilang kasalanan ay hindi ko naalalahanin pa. Ito ay walang hanggang katubusan. Base sa katotohanan na nilutas na ni Jesus ang mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay sa krus. Nangako ang Diyos na hindi na niya aalalahanin pa ang ating mga kasalanan. At ang isa pang bagay ay ang banal na Espiritu pumasok sa ating kaluluwa noong tayo'y sumampalataya sa pagtubos. Kaya ang kautusan ng Diyos ay nakasulat sa ating kaluluwa, sa ating puso, sa ating isipan. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban. Isusulat yon sa kanilang puso. Paano ba maisusulat ang kautusan ng Diyos sa puso natin at isipan? Hindi ba't parang imposible? Ngunit kapag ang banal na Espiritu ay pumasok, ito'y pwedeng mangyari. Kapag ang banal na Espiritu ay pumasok sa atin, inaakay niya tayo upang maunawaan ang salita ng Diyos sa ating puso at isipan. Na maunawaan na ang kahulugan ng salita ng Diyos at sundin ito. Kaya ang paglikha sa Genesis chapter 1 ay anino na naglalarawan sa espiritual na paglikha na gagawin ng Diyos sa loob natin, ang pagliligtas sa kaluluwa. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. At sa Efeso chapter 2 verse 10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa, tayo ay kanyang pinakamahusay na gawa. Ibig sabihin, tayo ay kanyang obra maestra. Tayo mga naligtas ay obra maestra ng Diyos. Bagong nilalang. Ito yung ang Espiritu Santo at ang ating Espiritu ay naging isa. At ang ating panloob na pagkatao ay nabago. Noong pinatawad ng Panginoon ang ating mga kasalanan, ang Espiritu Santo ay pumasok sa loob natin. At ito ay isang kamanghamanghang bagay na hindi magagawa ng pagsisikap ng tao. Kaya nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Nilalang. Sa ibang salita, nilikha. Kaya yabang sa Genesis chapter 1 ay naglalarawan sa espiritual na paglikha sa loob natin, maaari nating matutunan mula rito ang dakilang aral tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Kaya balikan natin sa Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. Verse 2, basahin po natin. Genesis chapter 1, verse 2. Ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ang kalaliman samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Dito,
Ang unang apat na salita na naglalarawan sa mundo ay walang anyo, walang laman, kadiliman, at kalaliman. Walang anyo, ibig sabihin ay walang kaayusan. Walang laman, ibig sabihin ay walang buhay. Wala kahit na isang halaman man o damo. At kalaliman, ang lupa ay nasa ilalim ng tubig. Ang makikita mo lang ay tubig. Ang tubig ay laging maalon at pabago-bago. At kadiliman, ang nasa kalaliman. Ang tubig ay nasa kadiliman, walang liwanag. At doon ng Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Ang Espiritu ng Diyos ay kumilos na may sukdulang pag-ibig. At sa ganoon ay naisilang ang buhay. Kung paanong nililimniman ng isang inahing manok ang kanyang mga sisiyo, ang banal na Espiritu ay kumilos upang magkaroon ng buhay. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. At ang tubig sa itaas ng kalawakan ay ibinukod sa tubig na nasa ilalim ng kalawakan. Kaya't ang langit ay nasa gitna. Ang langit na iyon ay kung nasaan ang hangin sa mundong ito na ating nilalanghap. Hayaang lumitaw ang lupa. At pinalitaw ang lupa at bumangon ang lupa sa ibabaw ng tubig. Ang tubig ay madaling mayanig, pabago-bago. Subalit ngayong lumitaw na ang lupa, mayroon ng matatag na lugar. At nilikha ng Diyos ang mga halaman, mga isda sa tubig, mga ibon sa impapawid, mga hayop at insekto sa lupa, ang tao at pinuno ang lupa. Ito ang gawa ng banal na Espiritu. At ito ay isang paglalarawan sa mangyayari sa ating kaluluwa. Hindi ito isinulat para pag-usapan lang ang tungkol sa makalupang paglikha. Bakit ang Espiritu ng Diyos ay nakahiwalay na tinukoy sa verse na ito? Upang ituro sa atin kung ano ang ginagawa ng banal na Espiritu kapag ang Ebanghelyo ay pinapangaral sa mundo. Sinadya ng Diyos na ibukod ang banal na Espiritu. Ang kalagayan ng isang tao bago maligtas ay kagaya ng itsura ng mundo noong una. Ang kanyang espiritual na kondisyon ay mailalarawan din sa apat na salita. Walang anyo, walang laman, kalaliman, at kadiliman. Tulad ng lupang walang anyo, ang buhay ng isang makasalanan ay magulo at walang kaayusan. Hindi niya alam kung ano ang mas mahalaga. Hindi niya alam kung ano ang dapat na unahin. Magulo. Ang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa katawan, at ang kabilang buhay ay mas mahalaga kaysa buhay na ito. Ang maipanganak na muli ay mas mahalaga kaysa magkaroon ng mga material na bagay sa mundo. Ngunit hindi nila ito nalalaman. Magulo ang buhay nila. Hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila alam na mayroong kaluluwa. Hindi nila alam na may kabilang buhay. Kaya't nagiging magulo ang kanilang buhay. At kung paanong ang lupa ay walang laman, ang kaluluwa ng tao ay patay dahil sa kasalanan. Noong nilikha ng Diyos si Adan, sa Genesis chapter 2 verse 7, hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Siya'y buhay na kaluluwa. Subalit, sa Genesis 2:17, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon, tiyak na mamamatay ka. Sa kabila ng babala ng Diyos, si Adan ay sumuway, kinain ang bunga. Ang buhay na Espiritu ay naging patay na Espiritu. Kaya lahat ng ipinapanganak mula kay Adan, ang kanilang kaluluwa ay patay na. Walang buhay ng Diyos sa lahat ng kabilang kay Adan. Ay walang buhay ng Diyos. Sa kanila na hindi ligtas, sila ay patay. At gaya ng sinabi sa Biblia,
Binalot sa kadiliman ang kadiliman. Ang mga nakay Adan ay hindi matatag. Sila'y madaling mayanig, natitinag. Kung titingnan natin sa Isaias, ngunit ang masama ay parang maunos na dagat sapagkat hindi matatahimik at ang kanyang tubig ay naglalabas ng burak at dumi. Dito, ang masama ay tumutukoy sa mga hindi mananampalataya. Hindi matatahimik, hindi matatag. Ang kanyang tubig ay naglalabas ng burak at dumi. Sabi, naglalabas ng dumi. Ang tao ay hindi lamang ipinanganak na patay ang spirito. Mayroon din siyang likas na kasamaan sa kanyang katawan. Kaya't ugali ng katawang ito na palaging maglabas ng maruming kasalanan. Gumagawa ito ng maruming bagay. Sinabi na hindi matatag, na parang maunos na dagat. Kaya kung iisipin natin, dati, bago tayo naligtas, madali tayong matangay ng mga uso sa sanlibutan. Kapag may nagyaya, madali tayong naaakit at madali tayong madala sa tukso ng diablo. Hindi matatag at natitinag. Ganoon ang ating kalagayan bago tayo naligtas. At ang lupa ay puno ng kadiliman, madilim, wala tayong nalalaman. Hindi natin alam na mayroong Diyos, na mayroong kaluluwa, langit at impyerno sa kabilang buhay. Hindi natin alam na dahil sa kasalanan ay hahatulan tayo pagkatapos ng kamatayan. Hindi natin alam na mayroong plano ang Diyos na iligtas tayo sa pamamagitan ng pagsugo kay Jesucristo. Nasa kadiliman, hindi natin nalalaman, wala tayong alam. At doon, ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa atin. Siya ay gumawa at kumilos na may matinding pagmamahal. Ibinigay sa atin ang buhay at pagkatapos ay nagsimula na tayong magbago. Tingnan natin sa 2 Corinto chapter 4. Ikalawang Korinto, chapter 4. Korinto, ikalawang Korinto, chapter 4. Basahin ang verse 4, laktawan ng verse 5, at basahin ang verse 6. Verse 4 at 6. Basahin po natin ang dalawang talatang ito. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magdingning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Dito sa verse 4, ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Sinasabi na ang Ebanghelyo ang liwanag ng kaluwalhatian ni Kristo. Sapagkat natupad ang Ebanghelyo sa pamamagitan ni Kristo. Ang Ebanghelyo ay dapat na magliwanag sa kanila. Ang Ebanghelyo ay liwanag. Ang Diablo, na Diyos ng sanlibutan ito, ay nandaraya at nagbibigay siya ng kalituhan sa mga taong ayaw maniwala sa Ebanghelyo. Upang huwag magliwanag ang Ebanghelyo sa kanilang spirito at makaunawa sila nito. Subalit sa mga taong naghahanap at gustong makilala ang Diyos, pinupuntahan sila ng spirito at binubuksan ng spirito ang kanilang puso upang maunawaan ito. Nabanggit ko noong Miyerkules ang sinabi ng mga taong Togo sa Afrika. Sabi nila, ito ang hinahanap namin. Bakit ang tagal ninyong dumating? Talagang hinahanap namin ito. Hinahanap namin ito. Naghahanap talaga sila. Kaya nga ipinadala tayo ng Panginoon sa kanila. Kung titingnan natin sa Biblia, si Apostol Pablo ay pumunta sa Troas sa kanyang second mission trip. At nang gabing iyon, ay lumitaw ang isang pangitain kay Pablo. May isang lalaking taga Macedonia. Siguro, nakasuot siya ng damit na pang Macedonia. Nakatayo at nakikiusap sa kanya, tumawid ka patungo sa Macedonia, tulungan mo kami. Inisip ni Pablo na ito ay kalooban ng Diyos, kaya't nangaral siya ng Ebanghelyo sa unang lungsod sa Filipos. At ang iglesia ng Filipos ay naitayo. Kagaya nito,
Kung mayroong sino mang naghahanap ng katotohanan, magpapadala ang Diyos sa kanya at ang Espiritu Santo ay darating sa kanila. Kaya sa makatuwid, hahadlangan ng Espiritu Santo silang ayaw maniwala. Subalit isusugo ng Diyos ang Espiritu Santo sa mga naghahanap at gustong maniwala. Sa verse 6, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang liwanag sa kadiliman. Magkaroon ng liwanag. Ang parehong Diyos ang siyang tumatanglaw sa ating puso at nagbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay dumating sa atin na may matinding pagmamahal. Binuksan niya ang puso natin at ipinaunawa sa atin na si Jesus ang tagapagligtas, na tinubos na ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan, na binigyan niya tayo ng buhay. Ang Espiritu Santo ay dumating at nananahan sa atin. Ang Diyos ang gumawa ng gawain ng bagong paglikha sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya sa Tito chapter 3 verse 5, hindi sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang ating kaligtasan ay hindi sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, hindi sa pagtupad sa kautosan o sa sariling katuwiran ng tao, kundi ayon sa kanyang kahabagan, naligtas tayo sa pamamagitan ng awa at habag ng Diyos. Ang kanyang awa at pag-ibig ang nagligtas sa atin. Isinusugo niya ang Espiritu Santo. Noong tayo ay nagsisi at sumampalataya sa Ebanghelyo, isinugo niya ang Espiritu Santo. Ang kaligtasan ay ipanganak na muli. Ang ipanganak na muli ay naglalaman ng dalawang bagay. Pagtubos sa kasalanan at pagpapanibago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo ay naligtas dahil ibinigay ang Espiritu Santo. At dahil sa Espiritu Santo, kaya naintindihan natin ang puso at kalooban ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng isang bago at malambot na puso na nagnanais na sumunod sa salita ng Diyos. Kaya nga, pagtubos at pagbabago. Itong bagong buhay na ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay hindi sa gawa ng tao. Ito ay sa paggawa ng Espiritu Santo. Kaya't nang tayo sumampalataya, ang Espiritu Santo ay pumasok sa ating puso. Sa mga gawa, chapter 2 verse 38, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa mga taong tumanggap ng katubusan ng kasalanan, ang Espiritu Santo ay ibinibigay bilang regalo. Ang pagtubos ay regalo. Ang Espiritu Santo din ay regalo. Sa Efeso 1:13, sa kanya kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumasampalataya sa kanya ay tinataka ng pangakong Espiritu Santo. Nang tayo'y sumampalataya, pumasok sa atin ang Espiritu Santo, at kasabay nito ay isang bagong puso ang ibinigay sa atin. Sa Ezekiel, bibigyan ng isang bagong puso, lalagyan ng bagong Espiritu. Nang dumating ang Espiritu Santo, nagkaroon tayo ng iisang puso. Bago tayo naligtas, hindi natin naunawaan ang puso ng Diyos. Sino ba ang makakaunawa sa puso ng Diyos? Tulad ng hayop na hindi maintindihan ang puso ng tao, hindi maintindihan ng nilikha ang puso ng tagapaglikha. Ngunit kapag dumating ang Espiritu Santo, sa oras na yon magkakaroon tayo ng iisang puso sa Kanya upang maunawaan kung ano ang puso at kalooban ng Diyos. At isang bagong puso ang ibibigay sa atin upang sumunod sa kalooban ng Diyos at sa Kanyang salita. Kaya, kapag dumating ang Espiritu Santo, tatanggap kayo ng tayo ng bagong puso. Inaalis nito ang pusong bato at nagbibigay ng pusong laman. Kaya kapag nakikinig tayo sa salita ng Diyos, naiintindihan natin kung gaano kahalaga ang mga salitang ito at maingat nating tinatanggap na may pagmamahal. Tingnan natin sa Isaiah. Isaiah chapter 32. Verse 6 at 7. Babasahin ko po sa verse 6 at 7.
Pagkatapos, basahin natin ng sabay-sabay ang verse 8. Sapagkat ang taong hangal ay magsasalita ng kahangalan at ang kanyang puso ay nagbabalak ng kasamaan upang magsanay ng kasamaan. At siya'y magsasalita ng kamalian laban sa Panginoon upang gawing walang laman ang gutom na kaluluwa at upang pagkaitan ng inumin ang nauuhaw. Ang mga sandata ng mandaraya ay masama. Siya'y nagbabalak ng masasamang pakana upang wasakin ang mga dukha sa pamamagitan ng mga salitang kasinungalingan. Bagaman matuwid ang pakiusap ng nangangailangan, ngunit ang marangal ay kumakatha ng mga bagay na marangal at sa mga mararangal na bagay siya'y naninindigan. Sa talatang ito, mayroong dalawang uri ng tao. Ang una ay sa verse 6 at 7, taong hangal. Mga sandata ng mandaraya. Silang lahat na kabilang kay Adan, silang lahat na walang buhay ng Diyos, ay hangal at mapanlindang. Ngunit may isa pang uri ng tao na binanggit dito, verse 8, ang marangal. Ibig sabihin, nasa karangalan. Kumakata siya ng mga bagay na mararangal. Nabubuhay siya sa mga bagay na may halaga. At sa mga mararangal na bagay siya naninindigan. Naninindigan. Ito'y hindi isang beses lamang. Ang naninindigan ay hindi lamang isang beses, kundi palagi. Palagi, kumakata sila ng mararangal na bagay at nabubuhay para sa mararangal na gawa. Brothers and sisters, ang tao ay likas na hangal at mapanlinlang. Paano sila magiging marangal? Tayo ba ay marangal sa simula? Hindi po. Mula nang ipanganak tayo, tayo ay hangal at mapanlinlang. Ang lahat ng nakay Adan ay walang buhay ng Diyos. Subalit mayroong marangal na tao. Paano? Kapag naunawaan mo ang katotohanan, ang pagtubos ni Jesucristo, kapag natanggap mo ang Espiritu Santo, ikaw ay magiging isang marangal na tao. Kaya sa verse 15, basahin po natin ang sabay-sabay, hanggang sa ibuhos sa atin ang Espiritu mula sa itaas at ang ilang ay maging mabungang kabukiran at ang mabungang bukid ay ituring na kagubatan. Mula sa itaas. Kaya hindi mula sa lupa, hindi mula sa ibaba, mula sa itaas, mula sa langit, mula sa Diyos, ibinuhos ang Espiritu. Ibinuhos ang Espiritu Santo sa mga taong nagsisi at nakaunawa, sa mga matatag na sumampalataya sa kapatawaran ng kasalanan. Nang oras na yon, ang taong iyon ay naging marangal. Siya'y magbabalak ng mararangal at kakatha ng mararangal at palaging maninindigan sa mararangal na bagay. Sa John chapter 1, verse 12 at 13, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao kundi ng Diyos. Sinasabi na kung tunay kang nagsisi, sumampalataya at naligtas, nangyari ito. Hindi sa dugong namamana, hindi sa namamana, o sa kalooban ng laman, o sa kalooban ng tao. Ito ay hindi nagmumula sa lupa. Hindi ito minana mula sa mga magulang. Hindi ito mula sa sariling pagsisikap, pagpapagal, o anumang pamamaraan na parang ito ba ay sa kalooban ng laman. Hindi ito sa pamamagitan ng kalooban o anumang paraan ng tao. Ito ay sa pamamagitan lamang ng kapanganakang mula sa Diyos. Upang makalapit sa Diyos, ang Espiritu Santo ay kailangang maibigay mula sa itaas. Sa Juan 3:3, malibang ang isang tao ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang ipanganak na muli ay mayroong kahulugan na ipanganak mula sa itaas. Magiging marangal ka lamang kapag ang Espiritu Santo ay ibinigay mula sa Diyos. Ligtas ka na ba? Kung gayon, bilang isang marangal na tao, ay kailangan mong gumawa ng mararangal na bagay. Kailangan mong magplano ng mararangal at manindigan sa mararangal na bagay. Kaya kapag ang buhay ay ibinigay sa pamamagitan ng katubusan, at kapag dumating ang Espiritu Santo mula sa itaas, ang lahat ay magbabago. Bago tayo naligtas, tayo ay walang anyo at walang laman. Wala tayong kaayusan. Ngunit ang ating magulong buhay ay naisaayos.
Paano ito naisayos? Una, ay nalaman natin na ang Panginoon ang may-ari ng ating buhay. Tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon at nagpakababa tayo sa posisyon ng isang lingkod, sa posisyon ng pagsunod at sinusunod natin ang kalooban at salita ng Diyos. Ang Diyos at ako. Siya'y sa itaas at ako'y sa baba. Hindi pwedeng baliktad. Kapag nalaman natin ang eksakto kung saan dapat ang ating pwesto, magkakaroon ng kaayusan. Sa Galatia 2:20, ako ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang buhay na kinabubuhay ko sa laman ay para sa Kanya. Ang salita, ang kapitan ng ating buhay. Ang master natin ay ang Panginoon. Dati, tayo ang may-ari. Ngunit nang pumasok ang buhay, siya na ang ating Panginoon at tayo ay Kanyang lingkod. Ang eksaktong posisyon ay kailangang maitatag. Ang Panginoon ay dapat na nasa itaas at tayo ay nasa ibaba. At hindi lang ito, tayo na dating makasariling tao ay naging taong nakasentro sa Diyos at kapwa. Nagagawa nating ihuli ang ating sarili. Kaya sa 1 Corinto 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain o uminom o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Una ay Diyos. At sa verse 32 at 33, huwag kayong maging katitisuran para sa mga Hudyo o para sa mga Grego o sa iglesia ng Diyos kung paanong sinasikap ko makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao sa lahat ng mga bagay na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. Oo, kapakanan muna ng iba. Ang una ay Diyos, pangalawa ay iba, pangatlo ay sarili. Ito ang tamang kaayusan. Sa mga hukom chapter 9, pinatay ni Abimelech ng sabay-sabay ang 70 anak ni Gideon. Bakit? Kasi gusto niyang maging hari. Gayunpaman, ang isa sa mga anak ni Gideon na si Jotham ay nakatakas. At si Jotham ay nagbigay ng talinhaga ng puno. Ang mga puno ay minsan nagtipon at pumunta sa puno ng ulibo at nagsabi, "Puno ng ulibo, maghari ka sa amin." Ngunit sinabi ng puno ng ulibo sa kanila, "Iiwan ko ba ang aking katabaan na nakapagpaparangal sa Diyos at sa mga tao upang makipagsayawan sa mga puno?" Ang puno ng ulibo ay tumanggi na maging hari. At sinabi ng mga punong kahoy sa ubas, "Ubas, halika at maghari sa amin." Ngunit sinabi ng ubas sa kanila, "Akin bang iiwan ang aking alak na nagpapasaya sa Diyos at sa mga tao at tahayo upang makipagsayawan sa mga puno?" Ang puno ng ubas ay tumanggi din. Pagkatapos, ay sinabi ng lahat ng mga punong kahoy sa dawag, "Halika at maghari ka sa amin, dawag." At sinabi ng dawag sa mga punong kahoy, "Pumarito nga kayo at manganlong kayo sa aking dilim, kung hindi hayaan ninyong lumabas ang apoy sa dawag at lamunin ang mga sedro ng Lebanon." Hindi alam ng dawag ang kanyang posisyon. Siya'y walang lilim. Hindi kayang lamunin ng dawag ang mga sedro ng Lebanon. Ngunit, alam ng punong ulibo at ubas kung saan ang kanilang tamang posisyon, na ang kanilang langis at alak ay upang magbigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Kaya pagkatapos maligtas, naitatatag sa atin ang ganitong kaayusan. Una ay Diyos, pagkatapos sa iba, panghuli ang sarili. Para sa kaligtasan ng iba, kailangan kong magsakripisyo, kailangan kong magbigay, kailangan kong magtiis. Nagkakaroon ng ganitong damdamin sa ating puso pagkatapos na tayo ay maligtas. Mayroong kaayusan. Kahit na sa bahay, mayroong kaayusan sa pagitan ng magulang at mga anak. Mayroong kaayusan sa pagitan ng asawang lalaki at babae. Kahit sa church, may wastong kaayusan. Ang mga kabataan ay kailangang sumunod sa mga nakatatanda. At dahil sa ang church ay nakasentro sa salita ng Diyos, nasa sentro ang taong nangangaral ng salita. Ang kaayusan ay naitatatag na nakasentro sa taong nagtuturo ng salita. At nakasentro sa mga brothers and sisters. Nakasentro sa mga brothers. Sapagkat yan ang kaayusan sa iglesia. Kapag may buhay, ang kaayusan ay naitatatag. Tayo na walang laman ay binigyan ng buhay at ang ating kaluluwa ay nabuhay. At dahil sa ang ating kaluluwa ay buhay, dahil sa tayo ay pinanganak, tayo ay lumalago at nababago at namumunga. At tayo na dating tinatangay ng alon at madaling mayanig at matinag ay matatag na ngayon. Naging matatag tayo dahil sa Diyos. Ang Diyos ang ating bato. Kaya sa tuwing tayo ay may problema, dumadaing tayo sa Panginoon at umaasa sa Panginoon kapag may kahirapan. Kaya ang buhay natin ay hindi natitinag dahil sa ang pamantayan natin ay salita ng Diyos.
Yeah, ang buhay natin ay unti-unting nagiging mas matatag at hindi nayayan ito. Tingnan natin sa mga awit, chapter 62. Awit 62. Basahin po natin sa Awit 62 verse 2. Awit 62 verse 2. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan, ang aking muog, hindi ako lubhang matitinag. At sa verse 6, basahin din natin. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan, ang aking muog, hindi ako mayayanig. Binasa natin ang dalawang verse, verse 2 at 6. Magkapareho lang ang talatang ito. Pero may isang salitang pinagkaiba. Ano yon? Binasa mo ba ng walang ingat? May isang salitang pinagkaiba. Sa verse 2, may salitang lubha. Lubhang natitinag. Pero sa verse 6 ay wala na ang salitang lubha. Ibig sabihin, sa umpisa, kapag bagong ligtas tayo, maaaring lubha kang matinag dahil ikaw ay mahina pa. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang lumalago tayo sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, mas nagtitiwala at umaasa tayo sa Diyos na ating bato. At yung salita ng Diyos ang nagiging pamantayan sa ating buhay. Kaya nga dati, lubha tayo natitinag, pero nababawasan ng paunti-unti. At sa kalaunan, ay nagiging ang matatag. At tayo, na dating kadiliman, ay nakakakilala na sa Diyos. At unti-unting natututo sa espiritual na kaalaman sa pamamagitan ng Biblia. Ang lahat ay nagiging malinaw. Kaya sa mga awit 119 verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ang salita ng Panginoon ang nagsisilbing ilawan sa ating mga paa. At ang ating buhay ay unti-unting nagliliwanag. Kaya sa proseso ng paglikha sa langit at lupa, ito ay ginawa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Inilalarawan din ito ang paggawa ng Espiritu Santo sa Iglesia. Nagbibigay ito ng eksaktong pagpapaliwanag kung ano ang nangyayari sa ating kaluluwa kapag tayo ay naligtas. Kaya ang gawa ng Espiritu ay gawa ng paglikha ng buhay. Ang gawa ng Espiritu, ito ay paggawa ng buhay. Kaya mga brothers and sisters, huwag muna nating iisipin kung nabubuhay ba ng maayos ang isang tao o hindi. Ang pinakauna sa lahat, dapat ay ligtas siya. Dapat maipanganak muna na muli o dapat magkaroon ng buhay. Kaligtasan ang dapat na mauna. At pagkatapos ay saka natin tingnan kung anong mangyayari pagkatapos ng kapanganakan. Ang mahalagang gawa ng Diyos ay magsilang ng buhay. Lahat ng buhay ay nagmumula sa Diyos. Sa mga awit 36:9, sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay, lahat ng buhay ay mula sa Diyos. Sa mga gawa 17, yamang siya nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Unang binanggit ay buhay. Kasi dapat mabigyan muna tayo ng buhay para makahinga, di ba? Paano tayo makakahinga kung walang buhay? Kaya nga buhay ang nauna. Buhay, sunod ay hininga, paghinga, at pagkatapos ay lahat ng bagay. Una sa lahat, kailangan mo nang tumanggap ng buhay. Isipin natin ang mga tao sa paligid natin. Isipin natin ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga katrabaho, at mga kapitbahay. Dapat ay tulungan muna natin silang maligtas. Ang ibang bagay ay saka na. Ang gawa ng pagbibigay ng buhay, Diyos lang ang makakagawa nito. Hindi ito kayang gayahin ng Diablo. Sa Exodo, hinampas ni Moises ng tungkod ang ilog nilo at ito ay naging dugo. Subalit, ginaya ito ng mga salamangkero sa Ehipto. Ginawa din nilang dugo ang tubig. Si Moises ay nagpaahon ng mga palaka gamit ang tungkod ng Diyos at ang mga salamangkero ay nagpaahon din ng mga palaka sa pamamagitan ng kanilang mga kaalaman. Ngunit nang hampasin ni Moises ang alikabok at gawin itong mga kuto, ang mga salamangkero sa Ehipto ay hindi nagawang gayahin ito. Para sa kanila, imposible. Kaya nasabi ng mga salamangkero, ito ang daliri ng Diyos. Mga brothers and sisters, nagawa nilang gawing dugo ang tubig at paahunin ang mga palaka. Ngunit kahit na hinampas nilang alikabok, ang alikabok ay hindi naging kuto. Bakit hindi nila nagawa? Isa lang ang dahilan.
Kahit na maliit na kuto, ay nilalang na may buhay. Ang Diablo ay walang kakayahan na gumawa o magbigay ng buhay. Diyos lang ang may kakayahan na gumawa at magbigay ng buhay. Maaring sabihin ng ilang tao, pero kung babasahin sa Eksodo si Moises, tumayo sa harap ng hari at inihagis ang kanyang tungkod, naging ahas. Yung mga salamangkero, inihagis din ang kanilang tungkod at naging ahas. Kaya maaring sabihin ng ilan, oh, hindi ba nila ginawang ahas ang tungkod? Ngunit iyon ay hindi totoo. Lumilitaw lang na parang naging ahas ang tungkod. Yun ay ginawa nila sa pamamagitan ng panlalansi o pandaraya, hindi paglikha ng buhay. Sinasabi na sa sinaunang mundo, nagsasanay sila ng isang uri ng mahika sa pamamagitan ng paggamit ng mga totoong buhay na ahas. Ginagawa itong mga tungkod para magamit, kaya mga tungkod ay mga ahas na mula pa nung una. Yung mga tungkod na itinapon, ahas na yun mula pa nung una. Nang ihagis nila ito, naging ahas. Kinokontrol nila sa pamamagitan ng pagpapaamo upang ipakita na para bang nabago. Ngunit hindi ito pag-aktual na paglikha ng buhay. Tingnan natin sa Jeremias chapter 8 verse 17. Jeremias chapter 8 verse 17, basahin natin. Sapagkat narito, ako'y nagsusugo ng mga ahas sa gitna ninyo, mga ulupong na hindi mapapaamo, at kakagatin nila kayo, sabi ng Panginoon. Ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng propetang Jeremias. Ako'y nagsusugo ng mga ahas sa gitna ninyo, mga ulupong na hindi mapapaamo. Ito'y nagpapahiwatig ng kaparusahan mula sa Diyos. Gayunpaman, ang pagtukoy sa mga ahas na hindi mapapaamo ay nagpapahiwatig na nakokontrol nila ang mga ahas at ulupong sa pamamagitan ng pagpapaamo. Kaya nang ihagis ng mga salamangkero ang kanilang mga tungkod at ginawa itong ahas, ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagpapaamo. Hindi paglikha ng aktwal na ahas. Hindi ito paglikha ng buhay. Maliwanag na Diyos lang ang may kakayahang lumikha ng buhay. Kaya paano natin matutukoy ang totoo mula sa Peking Church? Ang kakayahang makapagbigay ng buhay na walang hanggan ay isang bagay na hindi kayang gawin ng mga Peking Iglesia. Maaari nilang purihin ang Panginoon at ipangaral ang salita tulad ng marami. Ngunit may isang bagay na hindi nila magagawa. Ang magbigay ng buhay. Ang magbigay ng kaligtasan at manganak ng buhay. Sa panahon natin, ang isang paraan upang matukoy ang tunay mula sa Peking Church ay sa pamamagitan ng pagtingin sa gawain ng espiritual na kaligtasan. At ang ating iglesia ay tunay, totoo. Kung titingnan ang bilang ng mga taong totoong na ipapanganak na muli. Habang ang ebanghelyo ay ipinapangaral sa pamamagitan ng iglesia, patuloy na nangyayari ang gawain ng muling kapanganakan sa buong mundo. Ang Diyos ay kasama natin at patuloy na tumutulong magsilang ng bagong buhay. Kaya sa Juan 10:28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman na hindi sila mapapahamak at sila hindi aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang buhay na walang hanggan ay mula lamang sa Diyos. Kayo no'y mga patay sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan, espiritong patay ay binuhay. Diyos lang ang makakagawa nito. Hindi ito kayang gawin o gayahin ng Diablo. Kaya dapat nating tukuyin kung mayroong nagaganap na totoong pagsilang ng buhay o kung ito ay pagpapanggap lamang. Ang pangunahing gawain ng Diyos ay magluwal ng buhay. At ano ang pangunahing gawain ng Espiritu Santo? Noong ang naunang iglesia ay nangaral ng Ebanghelyo, sila ay nagpakita ng mga himala, nagsalita sa mga wika, at iba't ibang kaloob at pagpapagaling ay naihayag. Subalit ang mga ito ay isang bahagi lang. Ang pinaka-importante at pangunahing gawain ng Espiritu Santo ay ang magbigay na buhay. Kaya sa mga gawa 1:8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Dito, kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang una at pinaka-importanteng gawa ng Espiritu Santo ay magpatotoo kay Kristo, magpatotoo sa Ebanghelyo. At sa Juan 15:26,
Kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng Katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ano ang ginagawa ng Espiritu ng Katotohanan? Siya'y magpapatotoo tungkol sa akin. Sinabi ni Jesus na ang Espiritu Santo ang magpapatotoo sa Kanya. Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo na maunawaan ang katotohanan, na tinubos na tayo ni Kristo, na ang Ebanghelyo ay tapos na sa krus. Kaya sa Juan 3:3, malibang ang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Malibang ang isang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya binanggit dito ang tubig at Espiritu. Maraming aral mula sa tubig. Nung unang panahon, nung panahon ng baha, lubos na winasak ng tubig ang mga tao. Tumutukoy ito sa hustisya ng Diyos, paghuhukom. Nang mabautismuhan tayo, inilubog tayo sa tubig at umahon. Ito ay tumutukoy sa kamatayan at muling pagkabuhay. Si Jesus ay namatay para sa atin upang matanggap natin ang walang hanggang katubusan. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at ang katubusan ito ay nakasulat sa Biblia. Ito ay matatagpuan sa salita ng Diyos. Ang katubusan ito ay pinatutotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pagkilos ng Espiritu. At kapag ang Espiritu Santo ay dumating sa atin, ang buhay ay naibibigay. Kaya sa Juan 6:63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Espiritu ang nagbibigay buhay. Laman walang pakinabang. Kaya, ang laman ay walang anumang pakinabang. Hindi makapagliligtas ang paraan ng tao. Espiritu Santo lamang ang makapagbibigay ng buhay. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Kapag ipinapangaral ang salita ng pagtubos, ang Espiritu Santo ay kasamang kumikilos at naibibigay ang buhay. Kaya sa Juan chapter 6 verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Juan 5:24, ang sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ang pinakaimportanteng gawa ng Espiritu Santo ay magbigay ng buhay. Kaya dapat natin itong pag-isipang mabuti. Ang pinakaimportanteng gawa ng Espiritu Santo ay ang magbigay ng buhay. Sa Lumang Tipan, makikita sina Propeta Elias at Eliseo. Si Eliseo ay dumating pagkatapos ni Elias. Kung si Elias ay anino ni Jesucristo, si Eliseo naman ay anino ng Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu Santo ay dumating pagkatapos mamatay ni Jesus. Kung titingnan natin ang mga himala ni Eliseo sa ikalawang mga hari, ito ay pagliligtas o pagbibigay ng buhay mula sa kamatayan patungo sa buhay. Sa ikalawang mga hari, chapter 2, ang tubig sa Jericho ay hindi mabuti. Kaya ang lupa ay walang bunga. Pero ginawa ni Eliseo na mabuti ang tubig na iyon. Kaya nakapagbigay ng buhay. At sa ikalawang hari, chapter 3, sila ay patungo sa digmaan. Walang tubig doon. Ang mga sundalo at ang mga hayop malapit nang mamatay. Pero binigyan sila ng maraming tubig ng Diyos sa pamamagitan ni Eliseo. Kaya nakarao sila mula sa kawalan ng tubig. Ang digmaan na naipanalo. Ito ay buhay. Pagbibigay ng buhay. At sa ikalawang hari, chapter 4, binuhay niya ang patay na anak ng isang sulamita. Ito ay mula sa kamatayan patungo sa buhay. At kung titingnan ulit natin sa ikalawang mga hari, chapter 4, sila ay nagluto ng pagkain. Pero may ilan na kumuha ng ligaw na bunga at baging na ligaw, inihalo. Kaya nagkaroon ng lason. Sila ay nagluto ng pagkain pero nakakalason. Kaya kung kakainin nila, mamamatay sila. Pero tinanggal ang lason mula sa pagkain sa pamamagitan ni Eliseo. Kaya't sila ay kumain at naging malusog. Ito ay buhay.
Ang pagpapagaling sa ketong ni Naaman. At sa ikalawang mga hari, chapter 6, ang hiram na palakol ay nalaglag sa tubig at kanyang pinalutang ito at ginawang kapaki-pakinabang ulit ang bagay na iyon. At nang mamatay si Eliseo, kanilang inihagi sa libingan ni Eliseo ang isang taong patay. At nang sumagi ang bangkay sa buto ni Eliseo, yung bangkay ay nabuhay. Kung titingnan natin ang mga gawa ni Eliseo, ito ay mula sa kamatayan patungo sa buhay. Anong pinapahiwatag nito? Itinuturo sa atin ito na ang pangunahing gawain ng Espiritu Santo ay lumikha ng buhay. Kung titingnan natin ulit ang mga nilalaman ng Genesis, si Abraham, si Isaac, at ang aliping si Eleazar ng Damasco. Si Abraham ay anino ng amang Diyos. Si Isaac ay tulad ni Jesucristo. At si Eleazar na alipin ay anino ng Espiritu Santo. Sa Genesis chapter 24, isinugo ni Abraham si Eleazar sa kanyang lupain upang maghanap ng asawa para kay Isaac. Dinala ni Eleazar ang pinakamabuti sa lahat ng pag-aari ni Abraham. At ipinakita kay Rebecca kung gaano kayaman sina Abraham at Isaac. Ang Espiritu Santo ay ganito. Ipinapaunawa niya sa atin kung gaano kayaman at sagana ang Diyos at si Jesucristo. At nang pigilan at inantala ng pamilya ni Rebecca na siya ay makalis, sila'y hinimok ni Eliezer hanggang sa sila'y makapagdesisyon at kanyang dinala siya at ginawang asawa ni Isaac, di ba? Gaya nito, ang Espiritu Santo ay humihimok sa bawat tao na bumalik kay Jesucristo at sa huli ay iniligtas niya tayo at dadalhin sa walang hanggang kaharian ng langit at gagawing mga babaeng ikakasal kay Kristo. Ang iglesia ay siya ring babaeng ikakasal kay Kristo. Ang gawain ng Espiritu Santo ay ang tulungan ang bawat tao na maligtas. Ang pangunahing gawain ng Espiritu Santo ay lumikha ng buhay. Kaya ano ang pangunahing gawain na ginagawa sa iglesia? Ito ang panganganak ng buhay. Ang pangunahing bagay na ginagawa ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia ay lumikha at magbigay ng buhay. Tingnan natin sa Biblia. Sa Galacia chapter 4, Galacia chapter 4 verse 26. Basahin po natin. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Isang talata lang ang ating binasa. Ngunit sa mga naunang talata, si Abraham ay mayroong dalawang asawa. Ang isa ay si Sarai na isang malaya at si Isaac ay pinanganak kay Sarai. Ang isa naman ay asawang lingkod na si Hagar na siyang alipin ni Sara. Sa pamamagitan ni Hagar, ipinanganak si Ishmael. Kaya sina Sarai at Isaac ay halimbawa ng biyaya at iglesia. At sina Hagar at Ishmael ay halimbawa ng kautusan. Kaya sinabi dito na mayroong dalawang tipan. Lalo na si Sarai na asawa ni Abraham na isang malaya. Itong si Sarai ay isang halimbawa ng iglesia. Kaya tungkol naman kay Sarai, ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Mga brothers and sisters, ang iglesia ay tulad sa isang ina. Isang nanay. Ating ina. Ang mga nanay ay may dalawang gawain. Una, ang panganganak. At pangalawa, pag-aaruga. Ano ang pangunahing gawain sa iglesia? Una ay panganganak ng buhay. Pangalawa ay pag-aalaga sa mga naipanganak. Panganganak at pag-aaruga. Ang summer retreat na mayroon tayo ay isa ring panganganak at pag-aaruga. Mula sa una hanggang ikapitong summer retreat, ang una ay tapos na po. Ang pangalawa ay ginagawa pa lamang. At mayroon pang limang paparating. Ang unang rason sa pagdaos ng summer retreat ay panganganak.
Sa ibang kaso, ito ay pag-imbita sa mga nawawalang kaluluwa para maligtas sila, para magkaroon sila ng buhay. Pinangungunahan ito ng Espiritu Santo. Ngunit tayo ay nakikilahok at tumutulong sa gawain ng Diyos. Ang Diyos ay nalulugod dito. At isa pa, kapag ang mga banal na naligtas na ay nagsisikap, nagsasakripisyo, naglalaan ng oras, pera, pawis, ang gawain ng panganganak ng buhay ay nangyayari. Kasabay nito, ang mga banal ay lumalago sa pananampalataya kapag sila ay dumadalo sa summer retreat. Doon sila ay sinasanay ng husto. Kaya kada taon sa pamamagitan ng pagpupulong, ang buhay ay naipapanganak. At ang mga taong ligtas ay natuturuan at sinasanay. Ang pananampalataya nila ay patuloy na lumalago kasama ang isa't isa. Ngayon, ano ang kailangan nating gawin? Kailangan nating magsama-sama. Hindi ba't ang mundo ang pangunahing entablado sa gawain ng Diyos? Sa lumang tipan, sa kasaysayan ng Israel, ang pangunahing entablado ay Israel, sa Israel. At sa templo kung saan nakalagay ang kabanang tipan, ang Espiritu ng Diyos ay lumipat sa daigdig. Kung titingnan natin sa Isaiah 66 verse 1, ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking trono at ang lupa ang aking tuntungan. Ang tuntungan ba ay patungan lang ng paa? Hindi, ito ang lugar kung saan gumagawa ang Diyos. Ang pangunahing tuntungan ng Diyos ay ang mundo. Ang kanyang pangunahing entablado ay mundo. Sa panahon ng lumang tipan, nakasentro sa Israel, sa Jerusalem, kaya sa Panaghoy chapter 2 verse 1, ang Jerusalem tinatawag na tuntungan ng Diyos. Ang kabanang tipan sa Unang Korinto ay tinatawag na tuntungan ng Diyos. Kaya sa gitna ng Jerusalem sa templo, doon kumilos ang Diyos ng higit sa lumang tipan. Doon ay natapos niya ang makasaysayang pagsilang ng buhay. Pero ngayon, inilagay ng Panginoon ang kanyang paa sa iglesia. Sa iglesia na siya gumagawa. Ibinubuhos ng Diyos ang kanyang buong lakas. Ang kanyang buong lakas upang magsilang ng buhay na may lubos na pagmamahal. Para din sa summer retreat, kailangan nating dumalo at gumawa at magsakripisyo ng sama-sama. Oo, kailangan nating pumunta, gumawa ng husto, magsakripisyo, ibigay ang oras. Ngayon, pagkatapos dumalo ng retreat sa loob ng 3 gabi at 4 na araw, may ilang mga brothers and sisters na nagkakasakit. Ngunit ginagawa natin ito na mayroong kagalakan. Bakit? Dahil inilagay ng Panginoon ang kanyang paa doon. Doon kumikilos ang Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sa panahon ng summer retreat, ang Espiritu ng Diyos ay walang pag-aalinlangang kumikilos. Kumikilos ang Diyos. Ang ilan ay nagpaparada, ang ilan ay nasa pagluluto, ang iba ay nagsisilbi, ang ilan naman ay nag-aalaga sa mga may sakit, ang ilan ay nagtatapon ng basura, at kasabay nito, nangyayari ang pagsilang ng buhay. Ang mga banal ay nagkakaisa sa paggawang mabuti, sa mabuting paggawa sa Panginoon. Ang banal na spirito ay nagagala. Kaya, kailangan nating magtulungan para dito. Tingnan ulit natin sa Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo ay magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa ipapawid at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sa pamamagitan ng talatang ito, makikita natin ang puso ng Diyos. Ang una, nais niya na magpakarami. Kayo ay magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Maging sa espiritual, ninanais ng Diyos na tayo ay magbunga, magpakarami at punuin ng lupa. Sa awit 2:8, sinabi, humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo, at ang mga dula ng lupa ay magiging iyo. Ang banal na Espiritu ang gumagawa nito. Ang Ebanghelyo nagsimula sa Jerusalem. At ang banal na Espiritu ay dumating muna ng una sa 120 na mga tao. At pagkatapos ay sa halos 3,000 na mga alagad. At sa
Paglipas ng ilang sandali, ilang panahon ay naging 5,000. Sa Magawa chapter 6, sinabi, napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya. Kaya napakaraming hindi ligtas na pari, mahirap silang maligtas, pero sila ay napabilang sa grupo ng mga taong naligtas. Ang ebanghelyo na nagsimula sa Jerusalem ay patuloy na lumalawak hanggang sa Judea at Samaria, at pagkatapos ay sa Syria, sa Antioquia, Asia, Macedonia, Achaia, at pagkatapos ay sa Roma. Hindi ito nagtapos sa Roma. Ito ay dumating din sa atin sa loob ng 2,000 taon pagkatapos. Kaya ngayon ang ating iglesia ay nasa 40 taon na, 40 years na ang ating church. Dati, noon tayo ay kakaunti lang. Pero ngayon ay may 288 na mga churches na sa buong bansa. At noong 2007, nagsimula tayong mangaral ng ebanghelyo sa buong mundo na mayroong slogan na World Mission. At ngayon ay may halos 1,000 iglesia na sa 82 na mga bansa. Kahit saang kontinente ka pumunta, may makikita kang kapatid doon. Makakakita ka ng mga kapatid na sa iglesia. Ipinapangaral natin ang ebanghelyo sa 53 mula sa 55 na bansa sa Afrika. Punuin ninyo ang lupa. Nais ng Diyos na punuin ang lupa. Nais ng Diyos na punuin na ang iglesia. At sa pamamagitan ng iglesia ay naipapangaral ang ebanghelyo sa buong mundo at napupuno ng buhay. Iyan ang nangyayari ngayon. At ano ang kanyang sinabi? Hanggang makapasok ang buong bilang ng mga hintil. Nais ng Diyos na mapuno ng mga hintil ang panahon ng biyaya. Nais niya na mabuo ang bilang. Ngayon, kapag ang buong bilang ay nakumpleto na, ang banal na spirito ay aakyat. Ibig sabihin ng katawan ni Kristo, ang iglesia ay aakyat kapag ang Panginoon ay dumating. At sa 7 taon ng kapighatian, sa unang 3 at kalahating taon, 12,000 kada tribo ng mga mula sa mga Israelita, 144,000 lahat ang maliligtas. Aabutin lang ng 3 at kalahating taon. Ito ay kamangha-manghang kasaysayan. Kapag ang buong bilang ng mga hintil ay naganap na, kapag napuno na ang bilang ng mga Hudyo, kung gayon, ang mundong ito ay wala ng pagpipilian kundi ang hatulan. Punuin ang lupa. Iyan ang nangyayari ngayon sa pamamagitan ng ating iglesia. At pagkatapos ay sinabi niya, pasukin at sakupin. Kaya sa John chapter 12, ang Diyos ng sanlibutan ay tinatawag na Diablo. Alam natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan na masama. Sa mundo ng mga hindi mananampalataya, bawat hindi ligtas na tao ay kabilang sa masama. Sila'y sa Diablo. At ito'y isang labanan. Kapag tayo nangangaral ng ebanghelyo sa kanila, ang kanilang espiritu ay maliligtas. Ito ang kaharian ng Diyos, ang pagpapalawak sa kaharian ng Diyos. Humayo kayo at sakupin ang lupa. Ito ay pagpapalawak sa kaharian ng Diyos. Ang retreat ay isang digmaan. Hindi tayo pupunta sa digmaang ito na may dalang baril at tabak. Ito ay espiritual na pakikipaglaban sa Diablo. Ano ang dapat nating gawin sa lupain? Sakupin ng lupain. Kapag naligtas ang tao, nasasakop natin ang lupain. Sinabi ng Diyos, pamamahala. Ang pamamahala ay ginagawa ng mga hari. Kapag ang tao ay naligtas, siya ay magiging hari. Kaya sa unang Pedro 2:9, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal. Kapag siya ay naligtas, siya ay magiging hari. Kaya tingnan natin sa Biblia sa unang Korinto chapter 4 verse 8. Unang Korinto chapter 4 verse 8. Unang Korinto chapter 4 verse 8. Basahin po natin. Kayo ay mga busog na, kayo ay mayayaman na, kayo ay naging mga hari nang wala kami. Ibig ko sanang kayo ay maging hari upang kami rin ay maging hari kasama ninyo. Ngayon may 3 uri ng paghahari dito. Ang unang paghahari, ito ay maling uri ng paghahari. Ito ay makamundong uri ng paghahari. Ito ay hindi maganda. Napakasama nito.
kayo ay naging mga hari nang wala kami. Ang ganitong uri ng paghahari ay hindi karapat-dapat sa isang Kristiyano. Ang ikalawang paghahari ay upang kami ay maging haring kasama ninyo. Ibig sabihin na kapag ang Panginoon ay dumating sa hinaharap, tayo ay babaguhin tungo sa maluwalhating katawan. Maghahari tayo sa panahon ng Millennium Kingdom. At tayo ay maghahari sa walang hanggang kaharian. Tayo ay tatanggap ng kaluwalhatian. Ang tao ay masisiyahan kapag siya ay magiging hari. Mula sa simula, binigyan ng Diyos ang tao ng posisyong pagkahari, maghari. Noong tayo ay naligtas, tayo ay naging mga hari. At sa hinaharap, tayo ay maghahari. Ibig ko sanang kayo ay maging hari. Ito ay tungkol sa paghahari ngayon. Anong uri ng paghahari ito? Paghahari ng pagbipigil sa sarili, paghahari sa ating sariling pagnanasa ng laman, paghahari sa makasariling puso, sa likas na kasalanan, pagkamakasalanan, paghahari sa tukso ng sanlibutan, paghahari sa gawa ng Diablo, paghahari na dapat taglay natin ngayon. Ang ating laman ay tamad. Gusto nitong maging komportable. Hindi to gusto na magsakripisyo. Kailangan natin itong daigin at pagharian at pamunuan. Maaaring gusto mong magpahinga sa oras ng retreat. Ngunit kailangan nating daigin ang ating laman at magsikap na magsakripisyo ng higit at higit pa. Kailangan nating hanapin ang mga nawawalang kaluluwa at mangaral. Kailangan gumugol ng oras, salapi, magsakripisyo at gumawa para dito. At ang Diyos ay higit na gagawa ng sagana sa gitna natin. Ngayon, ang Biblia ay nagtatalakay sa kasaysayan ng pagsilang ng buhay. Ano man ang ginagawa ng Diyos, ito rin ay makasaysayang pagsilang ng buhay. Sa pamamagitan ng iglesia o retreat, kailangan nating iligtas ang mga tao. Hindi pa huli ang lahat. May mga pamilya pa tayo na hindi ligtas. Mga tao sa paligid natin na hindi paligtas. At may pagkakataon pa tayo na mangaral. Hindi nais ng Diyos na ikaw lang ang ligtas sa iyong bahay. Nais mo ba na maligtas ang iyong pamilya? Hindi mo gugustuhin na mag-isa ka lang ligtas sa iyong trabaho. Gusto mo na mapuno ang lugar na pinagtatrabahuhan mo ng maraming ligtas na tao. Gusto mo na mapuno ng ligtas ang paligid mo. Kaya mapuno, malupig, maghari. Kaya hanggang dito na lamang po, manalangin po tayo. Diyos na sagana sa biyaya at pagmamahal, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng pagkakataon na makapagdaos ng retreat sa pagtitipon sa maraming kaluluwa upang makilahok sa gawain ng pagdiligtas sa mga kaluluwa. Hinihiling po namin ang iyong banal na kamay na tulungan kami sa aming ikalawang retreat. Matulungan ang maraming tao na maligtas at matipon ang maraming kaluluwa mula sa ikatlo hanggang sa ikapitong retreat. Upang ang gawain ng pagsilang ng buhay ay maganap, pakiusap, gamitin mo po ang bawat isa sa amin sa gawain ito. Tulungan po niyo kami na gabayan ang mga nawawalang kaluluwa sa paligid namin. Tulungan niyo po kami na magsakripisyo at makilahok para sa gawain. Dinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na siya nagligtas sa amin. Amen.